Magandang araw sa lahat, mga Iconians. Itong aking ibabahagi sa inyo ay hango sa isang love novel na sigurado kong kagigiliwan ninyong lahat. Pero bago tayong magsimula, ay huwag kalimutan mag-subscribe, comment, and share upang lagi nakasubaybay sa mga susunod na kabanata. Ang ikalimang kabanata. Karga-karga ni Alexa si Paolo habang nakatunghay sila sa naghihingalo ng si Vivian. Tinapat na sila ng doktor. Dumating na ang oras ni Vivian. Tumaas ang kamay ni Vivian, masuyo nitong hinaplo sa braso ang anak. Naluluha. Isang taon niya lang nakapiling si Paolo at naaalagaan. Ngayon ay papanaw na siya. Hindi niya ito makikita maski kailan. Tumingin sa ibang direksyon si Alexa. Ayaw niyang makitang lumuluha si Vivian na naging kaibigan niya sa loob ng napakaikling panahon. Naiiyak din kasi siya. Naramdaman niya, ginagap ni Vivian ang isang kamay niya. Nanginginig iyon. Napalingon siya rito. Ikaw na ang bahala kay Paolo. Huwag mo siyang pababayaan. Vivian, lumungkot ang mukha ng babae. Alam kong mahirap para sa iyo. Biglay magkakaroon ka ng responsibilidad. Pero maintindihan mo sana, Alexa. Wala akong ibang mapag-iiwanan ng aking anak. Nakikiusap si Vivian, nagsusumamo sa kanya. Pero kaya niya pa ba ang responsibilidad na ilalagay sa kanyang mga kamay? Ni ang sarili niya nga, walang tiyak na mapupuntahan ngayong papanaw na si Vivian. Paglalabada lamang ang alam niyang trabaho. Kaya niya bang buhayin sa ganong hanap buhay si Paolo? Isa pa, inuupahan lamang ni Vivian ang bahay na ito. Hindi niya ito kayang bayaran. At isa siyang kriminal. Ipagkakatiwala pa kaya ni Vivian sa kanya si Paolo kapag nalaman nito ang katotohanang nakapatay siya ng tao? Kuwan, Vivian, tumanggi ka? Sunod-sunod na umiiling si Alexa. Bago mo ako natagpuan na walang malay tao, sa labas ng gate mo, may nangyari. Hindi magkadatutong umpisa ni Alexa. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga bago muling nagpatuloy. May kinakasama ako, si Briggs. Malupit siya. Parati niya akong sinasaktan. Tinis ko iyon. Sa loob ng 3 taon, hindi pa siya nakontento. Nag-uwi pa ng isang babae sa aming bahay. Ako'y nagmistulang katulong sa kanilang dalawa ni Charito. At noong gabing iyon, sinaktan niya ako ng husto matapos magsumbong sa kanya si Charito. Nagdilim ang paningin ko. Nasaksak ko si Briggs 3 beses. Nakita mong namatay siya? Umiling si Alexa. Nalito na ako. Natakot. Nagtatakbo akong palayo sa bahay namin at napadpad ako rito. Maaring hindi pa siya napatay. Pero pwede ring namatay ko si Briggs. At ngayon ay wanted na ako sa mga pulis. Isang kriminal na may pananagutan sa batas. Gusto mo bang sa akin lumaki ang iyong anak? Ipagkakatiwala mo pa rin ba si Paolo sa akin? Ngumiti si Vivian. Bagamat hirap na hirap dahil baka sa mukha nitong nagpipilit na ang lamang dugtungan ng kaunti pang oras ang buhay. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Alexa.
Hindi ka likas na masama, alam ko, at hindi mo pababayaan si Paolo. Pero paano ko siya bubuhayin? Labandera lamang ako. Magiging miserable lang ang buhay ng anak mo sa akin. At ayokong mangyari iyon dahil napamahal na rin sa akin si Paolo. Salamat kung ganun, Alexa. Nakangiting sambit ni Vivian. At buhat sa ilalim ng kanyang unan, may kinuha itong isang brown envelope. Ibinigay ito ni Vivian sa kanya. Ibinaba ni Alexa si Paolo bago niya ibinuklat ang laman ng envelope. Marriage contract? Mga litrato ni na Eman at Vivian? Litrato ni Paolo buhat nung pagkasilang nito at pera ang laman niyon. Bakit? Teka, niyang sambit. Nakatingin siya kay Vivian, naghihintay ng sagot. Itago mo ang mga iyan. Kakailanganin mo sa pagpunta ninyo ni Paolo sa Manila. Ha? Naramdaman niyang humigpit ang pagkakahawak ni Vivian sa isa niyang kamay. Alexa, may karapatan si Paolo sa 1,000,000 pisong. Dapat sana ay mamanahin ni Eman sa Pamilya Reyes. Kailangan iyon ng anak ko para maging maganda ang kinabukasan niya. Lalo ngayong mawawala na ako. Pero paano? Ano ang gagawin ko? Nalilitong tanong ni Alexa. Magpanggap ka bilang ako. Pagdating mo sa Manila, ikaw na si Vivian Remolta Reyes, ang ina ni Paolo at byuda ni Eman. Ipakita mo sa kanila ang marriage contract namin ni Eman. Paano kung hindi sila maniwala sa akin? Maniniwala sila dahil kumpleto ka sa dokumentong nagpapatunay na asawa mo si Emmanuel Reyes. Naririyan din sa loob ng envelope ang birth certificate ni Paolo at ang death certificate ni Eman. May pera rin iyan para sa pagpapalibing kot mga gastusin ninyo ni Paolo at pamasahe sa barko patungo Maynila. Natahimik si Alexa. Tila tinitimbang sa kanyang isipan ang sitwasyon at ang susuungan. Pumapayag ka, hindi ba, Alexa? Walang imik niyang kinuha mula kay Vivian ang singsing. Isinuot sa kanyang daliri para iyon isinukat sa kanya. Muli, naramdaman niya ang kamay ni Vivian na humawak sa kanyang kamay. Masuyo yung pinisil. Huwag mo sanang pambabayaan ang anak ko, Alexa. Ikaw na ang bahala kay Paolo. Oo, salamat. Nakangiting sambit ni Vivian bago ito pumikit. Vivian, napaluha si Alexa. Alam niyang dumating na ang takdang oras. Patay na si Vivian. Parang hinintay lamang nito ang pagpayag niya na arugain si Paolo. Ngayon ay payapa na ang kanyang kaibigan. Lulan na ng barko pa Maynila sina Alexa at Paolo pagkaraan ng mahigit 1 linggo. Naayos niya ang burol at libing ni Vivian. Ngayon ay payapa na itong nakahimlay sa tabi ng puntod ni Eman. Pero sila ni Paolo ay buhay pa. Kailangan pang makibaka sa buhay. Doble ang dapat niyang maging lakas ng loob at tatag. Dahil may isang munting anghel na tulad ni Paolo ang nakaatang sa kanyang balikat. Ang maganda nitong kinabukasan ay nakasalalay sa kanyang mga kamay. Sa kanya aasa ang bata, siya ang magsisilbing ina nito. Inang mag-aaruga, magmamahal, at kakalinga kay Paolo. At higit sa lahat, mangingit-ngit sa pamilya Reyes na ang batang si Paolo dapat ay magmana ng 1,000,000 piso na dapat sana ay para sa ama nito. Karga niya si Paolo
tumingala siya sa bughaw na kalangitan. Ngayon pa lang ay namimiss na niya si Vivian. Napakabuti nito sa kanya. Isang kawalan sa kanya si Vivian. Dahil isang tunay na kaibigan ang nawala sa kanyang bigla. Guys, sa susunod na kabanata, maraming salamat po. Bye!